Hello guys, good morning. Good morning mga ka-Unified. So, ngayon po is magagawa tayo ng video kung paano ba yung basic na pag-ooperate ng system natin, lalong-lalo na sa mga baguhan. So, dapat papanoorin nyo to. So, kung kayo matagal na sa Unified, so isend nyo po sa mga bagong member nyo para at least mag-guide sila kung paano ba yung basic na gagawin sa system natin kung paano siya i-operate. So, again po, kung ikaw is bago ka pa lang sa page na to, sa channel na to, so please, pa-like po ng video, then click subscribe, then pa-hit na din po ng bell button para ma-update tayo sa mga ilalabas natin mga videos pa. So, again, let's go, tara na. So, ayan. So, para sa mga bago, ang una mong gagawin, syempre, is i-open mo yung Unified application natin. So, ayan. So, open natin yung Unified application natin. Then, dito, maglalagay ka po ng username saka password mo. Ilalagin mo na siya. So, yung username and password mo is ibibigayin sa'yo ng apply mo or ng sponsor mo or ikaw yung naglagay niyan kung ikaw yung nag-encode ng account mo. Ayan. So, dito, itatype natin yung username and password. So, ang username ko is floorconda02. Ayan. So, yung username, dapat lagi mong tinatandaan and password. Then, dito, kapag magta-type ka ng password, I suggest, lalo na kung bago ka pa lang, ikiklik mo po yung mata sa gilid. Diba? Sa right side, sa may gilid. Makikita mo yung mata, i-click mo po yan para naka-open. Para nakikita mo yung letters, para hindi ka magkamali. Kasi bakit? Dito po kasi sa Unified, so, secured po yung system natin. Kapag 3 times consecutive kang nagkamali sa pagtatype ng password mo, i-auto-block po yan ng CSR natin, ng IT natin. Kasi bakit? Baka ibig sabihin yan, iniisip nila, baka mamaya may naglalagin ng ibang account mo, mayroong ibang gustong mag-open ng account mo. Which is hindi nga ikaw kasi na nagkakamali sila ng password. So, ganun po yun. So, para naman ma-retrieve yun, may other way naman dun para ma-retrieve, ipo-forgot password mo lang siya. So, meron naman dyan forgot password, makikita nyo sa right, lower right ng ano ng login. So, may nakalagay dyan forgot password. So, ganyan lang din po siya kadali. Yan. So, dito, type ko yung password ko. So, dito, dapat yung password nyo, ikaw lang din yung nakakaalam. Yan. Kasi bakit? Syempre, confidential yan. So, dapat ikaw lang nakakaalam kasi may laman siyang pera. Pero, ang kagandaan sa system natin, hindi po siya basta-basta na-hack, hindi siya basta-basta magagamit ng ibang tao kasi nga, nakalink siya sa email mo. So ito, pag-click mo yung login, sa unang login mo, sa device mo, may lalabas pong ganito. This device is not yet activated. So for the account, G446766. Yan. So may nag-email sa'yo. Sabi niya, an email containing this activation URL has been sent to upsfloorconda@gmail.com. So, ibig sabihin, hindi pa siya activated. So, pupunta ka po sa email mo na ginamit sa Unified Products and Services. So, punta ka lang doon sa email, hanapin mo yung email. So, sa pagkuklose pala, i-click mo lang yung home. Huwag mong i-back. Huwag mong ibaback yan. Kasi dito, naka-open dyan, recent open application. So, i-click mo lang yung back sa baba. Yan. So, sa gitna lang yung gagamitin mo, then punta ka sa email, Gmail. Ayan, so antayin natin yung device activation. So, wala pang nasisend. Ayan. So, itry natin i-resend. Resend activation. So, successfully resend verification email to upsfloorconda. Ayan, so try natin. Dismiss. So ayan, may nakita na akong email. So check natin. Ayan, device activation. So ito po yung marireceive nyo. So ito yung marireceive nyong email from Unified na your account has been logged into other device. So ito yung sinasabi kong security ng system natin na which is hindi siya kayang ma-open ng iba. Let's say ikaw, nasa biyahe ka, nag-login ka sa mataong lugar, nakita nila, may nakakita ng password mo, hindi nila basta-basta ma-open yung account mo. So, ang gagawin mo dito is, click to activate. So, i-click mo yung activate. Click to activate. Then, pipili ka ng browser. Ako, lagi Chrome ng ginagamit ko. Ayan. So, nakalagay dito, greetings. Activation successful.
So, successful na pwede ka na mag-open. So, balik po tayo doon sa Unified natin. Ayan, yung mga recent open application. Punta ka doon sa Unified. Then, login mo na po ulit. Then, ayan. So, congratulations. Makakapasok ka na sa account mo kapag activated na siya. Ayan. So, cancel lang natin to. Mga notification. Ayan. Meron tayo dito mga announcement. So, kapag bago ka po, kailangan mong basahin yung mga announcement na yan. Kasi bakit? Yan po yung nag-ano ng mga system natin. Kung meron bang enhancement, meron bang nadagdag, meron bang nabago, meron bang maintenance. So, nandiyan po siya lahat. So, kailangan mong basahin. Tama? So, dito makikita nyo na nandiyan po yung eCash. So, yan po yung fund nyo, yung nakalagay sa eCash. Sa load wallet, so, yung kaharap ng load wallet, yan din yung fund mo. Then, SGD, nag-load tayo ng Singapore, AAD, Qatar, Hong Kong. Pwede tayo mag-load niyan. So, wala akong fund niyan kasi hindi naman ako nag-load ng international. Okay? Ayan. So, dito sa gilid, kung makikita niyo yung tatlong guhit sa upper left side. So, pag-click niyo yan, lalabas po dyan yung pangalan mo. Tama? Nandiyan yung lahat ng services. Ayan. So, yan yung mga services na in-offer ni Unified. So, nandiyan siya lahat. As in, pindot-pindot lang yung gagawin natin. Then, okay na siya. Dali lang ng system na to. Di ba? So, try natin yung loading. Paano ba yung loading? Ayan. So, click mo lang yung loading. Lalabas po dyan, international e-loading. International loading. Ayan. Sa e-loading, meron kang regular, meron kang special. Ano ba yung mga special? Ang special po is yung mga promo. Di ba? Yung mga, like ito, smart. Ayan. All text 10, all text 20, ayan, TNT Gansorp, yan po yung mga special loading. Special loading po yung tawag dyan. So, pipili ka lang dito ng telco, let's say Globe. Ano ba yung mga special ni Globe? Ayan, Go, GP GoCall, GoText 20, GoUnlit 20, yan po yung mga loading ng special ni Globe. So, yan po yung special. Meron din tayong prepaid loading, mga card type. Yan, example na lang, call cards. Yan, so i-select natin yung load type. So load type, andyan dyan po siya, smart body call and text card 100, yan po yung mga ganyan. Diba, uso yan dati. Pero ngayon, hindi na siya card yung kinakaskas. So ngayon, ano na lang din siya. Isi-select mo na lang siya dito sa Unified, then pwede mo na silang loadan, ang ganyan. Then meron din tayo ditong game cards. So mga, kung may-ari kayo ng mga internet shop, yan. 'Di ba? May makakilala kayong internet shop na naglo-load ng ganito, pwede niyo silang ma-market. Ayan. So, Eagle Points, Game Club, 'yan. Ano ba 'yan? Level Up, Game Cards, MOL. Oh, hindi ko na alam yung laro ngayon. Alam ko ML. So, 'yan po yung mga ano, 'yan po yung mga laro natin ngayon. Ayan, so mga nilo-load 'yan sa mga laro. Run 100. So, 'yan po siya. So, yan po yung sa loading natin. Sa regular naman, ganun lang din po. Iseselect mo yung telco, smart. Siseselect ka ng amount, yung number, then yung transaction password mo. Yung transaction password, ikaw lang din nakakalam yan. Di ba? Yan yung nasa registration ng account mo na binigay sa'yo ng upline mo or kung ikaw yung nag-encode, ikaw lang din yung gumawa nun. Alam kung alam mo yan. Kung hindi mo alam, tanungin mo yung upline mo, yung sponsor mo. Alam niya yan kung saan mo mahanap yung ano mo, yung transaction password. Ayan. So, balik tayo dito sa mga services. Next na services natin, international loading. So, sa international loading, nasa taas, meron tayong Etisalat, meron tayong UAE, meron tayong Qatar loading, meron tayong Singapore loading. Di ba? Ganyang kalupit si Unified Products and Services. And, meron tayong Hong Kong loading. So, ang ganda niya, di ba? So, kahit nasa Pinas ka, imaginein mo na lang nasa Pinas ka, pero kaya mo mag-load ng mga OFW na nasa abroad. Ganun po kalupit. Ibig sabihin, pwede kang kumita talaga dito sa loading pa lang. Tama? So, ang kagandahan niyan, all-in-one siya. Wala kang ibang gagawin kundi cellphone lang. Di ba? So, araw-araw naman tayo nag-cellphone. So, ganun siya kaganda. Etisalat. So, ikiklik mo lang mga brand niyan. Ano ba yan? Etisalat. Di ba? UAE. Ano ba meron sa UAE? Salik sa Duo Mobile. Di ba? Sa Qatar. Ano ba yung mga brand nila doon? Vodafone, saka or ano Ooredoo, ewan ko kung anong yung basa diyan, 'di ba? Basta yun yung mga brand nila sa Singapore, Singtel, StarHub, MI or M1, di ko alam kung ano yung tama, 'di ba? So yun yung mga brand nila doon. So ayun, may YouTube pa na nag-update, 'di ba?
Yan, sa Hong Kong naman, ayan, mga kumustahan, barkadahan, yun yung mga nila doon, yung mga niluload nila doon. So, tanungin mo na lang sila kasi alam naman nila yan kung iluload mo sila doon. Tama? Ayan. Ayan. So, back natin. So, punta tayo sa next na services. So, sa bills payment. O, paano ba magbayad ng bills sa unified system? So, dito, pag clinic mo yung bills payment, lalabas yung iba't ibang pagpipilian. So, ano yun? Kung ano ba yung babayaran mo? Utilities ba siya? Telecom ba siya? Airline ba yan? Credit cards ba yan? Government ba yan? Insurance ba yan? Schools? Or may other tayo? Diba? So, pwede mo hanapin dyan yung babayaran mo. So, kung bago ka, isasuggest ko, itry mo munang bayaran yung, ano, yung mga sarili mong bill para magawa mo yung process. Para pag may client ka, hindi ka na mahirapan kung paano yung proseso. Kasi natry mo na siya sa sarili mo. So, ganun po siya. So, kung Meralco ka, yung babayaran mo, punta ka lang sa utilities. Yan. Then, select ka ng biller. Diba? So, nandito yung Batangas Electric Cooperative, Batangas Electric Cooperative 2, Cable, yan. Yung mga sumang ganyan. So, select mo lang yung Meralco. Ayan. So, sa Meralco naman, ito yung lalabas. So, account number, reference number, yung 26-digit Meralco reference number, yun po yung kailangan. So, kung mapapansin nyo sa baba, may nakalagay dyan na may nakalagay na guhit na box na kulay pula. Yan po yung nasa gitna ng bill natin. Yan po yung 26-digit number. So, ganun po siya. Yun po i-input mo dito sa system natin. Then, account name, yung number ng yung name ng may ng nasa ano nasa bill kung sino may-ari ng bill yung name doon nasa upper left side siya ng bill natin, tama yan. So sa mobile number, syempre yung mobile number mo 11 digit yan. Then yung amount na babayaran mo, so ilalagay mo lang din diyan kung magkano yung amount ng nasa bill, yun lang din po ilalagay mo. Then, amount, then yung transaction password nyo. Then, submit nyo na kapag okay na yung information. Then, lalabas na kaagad dyan yung receipt. Yung receipt po is mapupunta siya doon sa, yung resibo, mapupunta po yung resibo doon sa report. Yan, hanapin nyo dyan yung report. Yan, bills payment. So, dyan nyo siya hanapin. Diba? Ganun po siya kaganda. So, kung iba naman yung babayaran nyo, let's say, sabihin natin, magbabayad kayo ng mga credit cards. Nandiyan dyan po yung mga credit card natin. Yan po yung mga partner natin sa credit card. So, kapag pumasok yung bayad center, mas dadami po yan. Magiging 1,000 yung biller natin. So, antay-antayin mo lang yung version 2. Ginagawa na po ng mga IT natin. So, ganyan po kalupit si Unified. Nag-a-upgrade talaga siya. Yan. So, baka iba yung biller mo naman. Hanapin mo lang dyan. Let's say, school. Yan po yung mga schools natin. Cebu, 'di ba? De La Salle, Santiago, Subel, 'di ba? University of the East. Yan pa lang yung school na pwede mong bayaran dito. So hindi ka na pipila sa tuition, 'di ba? So ano na lang, sa cellphone na lang pwede mo silang bayaran. Ayan. So sa others, pwede niyo kapag bago ka po, i-ano mo na lang, explore mo na lang lahat ng biller kasi kung iisa-isa natin, ang dami po niyan. So mahirapan tayo mag-isa-isa niyan. Basta ikaw kung bago ka, explore mo lang din. 'Yun yung suggestion ko kapag bago ka. Itatry mo muna lahat sa sarili mo, loadan mo sarili mo, magbayad ka ng bills ng sarili mong bills para matry mo yung system. Diba? Mas masarap i-allock yung isang services kung ikaw mismo natry mo sa sarili mo and confident ka i-allock kasi alam mo na siyang gawin. So, hindi ka na mahirapan, tama? So, ganun po yung tips para sa mga bago. Then, yan. Next naman is remittance. So, sa remittance po, kapag bago ka pa lang nakaka-activate lang ng account mo sa remittance, hindi ka kaagad makaka-open. Kasi bakit? Mag-send ka pa ng picture ng ID mo, tapos picture ng ID mo with selfie. Dapat hawak mo yung ID. Dapat hawak. Again, dapat hawak. Kasi marami mga member ng Unified, ang sinesend nilang picture, selfie lang nila. Walang ID. So, dapat selfie with ID. So, bakit kailangan ng ganon? Kasi po, yung company po natin is legal. So, remittance po yan, protocol po yun, requirement po yun ni Bangko Sentral ng Pilipinas na kailangan mo mag-send ng KYC, which is meaning nun is know your customer. So, kailangan mo mag-send nun and i-verify nila yun kung tama yung information ng pangalan mo sa ID na sinesend mo. So, dapat huwag kayong magagamit ng mga screen name or ayaw mo gamitin yung apelido mo kasi
Galit ka sa asawa mo, wala ka pong magagawa kasi remittance po yan. So kung gagawa ka ng account ng Unify, dapat talaga yung name na yon may ID. Kasi meron ako dito naging client, ayaw niya gamitin yung apelido niya kasi nga na, naghiwalay sila ng asawa niya, galit siya. Eh kasal sila, gusto niya gamitin yung pagkadalaga niya. Eh wala naman siyang ID ng pagkadalaga. So mahirapan siya sa remittance. So kung ano yung meron kayong ID, yun po yung i-register niyo. Yun din ang gagawin niyo sa mga client niyo. Tips lang din po yun. Diba? So dito, mag-send ka ng, ano, ng ID with selfies, then ID mo. Then, iantay mo ma-verify yun para magamit mo yung remittance natin. So, alam ko yung verification nun, 1 hour lang dapat. Pero ngayon, dahil may pandemic, medyo nadidelay. So, kailangan mo na lang din i-ano yung customer support natin. So, may video ako dyan sa, may video ako dyan na naunang i-upload paano mag-customer support. So, sundin mo na lang din yung process na yun. So, ganun po siya. Then, dito sa remittance, balik tayo dito. Sa remittance, meron tayong send, meron tayong payout. So, i-click mo yung send. Ayan, so send, pwede kang mag-send e-cash to e-cash, ibig sabihin unified to unified, convert to load fund, pag mag-convert ka into load fund, kung magagamit ka ng pondo mo sa loading, yan po yung ginagamit yan. E-cash padala, ito naman is e-cash padala, which is pwede mong i-pay out sa mga ibang unified member. So parang ano din siya, magkahawig lang sila ng e-cash to e-cash. Ito, ang e-cash padala, ang difference lang niya, may reference number yan. Diba? Smart money, ito yung smart padala natin. Diba? Smart padala, smart money, isa lang yan. So, pwede ka po dito, yes, pwede ka po dito mag-access ng Smart Padala sa Unified. Diba? So, ang gagawin mo lang dito, mag-registered ka ng dealer. Diba? Registered new client. Sino ba yung magpapadala? So, i-registered mo lang yung mga, yung information niya. First name, middle name, last name, email, mobile number, gender niya, birthday, address, then kung saan siya country. So, then transaction password mo. I-registered mo siya sa unang padala niya, sa first time na padala niya. Pero, pag next time na magpapadala siya, hindi mo na po siya i-re-registered. I-search mo na lang yung pangalan niya, then lalabas na po yun kasi may record na siya. So, ganun po siya kaganda. So, hindi ka registered. Ang iba, ganyan ba? Ganyan po ba? Mag-re-registered po ba lagi kapag magpapadala yung tao? Hindi. Sa unang padala lang din po yun. Then, tips lang po, kapag upper, higher than 5,000, kailangan nyo pong hingian ng ID yung tao. Kasi baka hingian kayo ng ID ng customer support natin kasi minsan naghihingi talaga yung Bangko Sentral ng Pilipinas verification pag higher than 5,000 hingi sila ng ID. So dapat prepared kayo kapag more than 5,000 yung padala. Pero pag mga less, okay lang naman, hindi naman kayo hihingi ng ID niyan. So ganun po siya, i-register niyo lang lahat yan, then i-click niyo yung ano, registered. Then ganun din po sa beneficiary. So ang beneficiary po dito, hindi po siya yung mga yung ano yung beneficiary na makakakuha ng ano yung namatay siya yung beneficiary, hindi po siya ganoon. Yung beneficiary po dito sa system natin is siya po yung receiver yung magre-receive ng pera. Kasi di ba sender saka beneficiary yung magre-receive ng pera. Bakit ko sinasabi? Kasi meron dito nagkamali. Ang nilagay sa beneficiary anak niya 1 year old. O di ba? Ang lupit. Paano yung makukuha ng 1-year-old yung pera? Eh, may kailangan ng ID doon, di ba? So, kailangan doon, pupunta ka doon, di ba? Hindi makukuha ng 1-year-old yun. So, ang papadalan po ng pera, yun po yung beneficiary. So, re-register nyo lang yung beneficiary. Same information yung ilalagay nyo dyan. Then, re-register nyo. Then, after that, ayan. So, ilalagay nyo yung smart money number, di ba? Yung 16-digit number. Then, ID type. Ano bang ID na gamit niya? Government ba? Diba, SSS ba, kung anong ID, ID number, then principal amount, diba, then transaction password nyo, then submit. So, pag klinik nyo yung submit, lalabas na po dyan yung ba't ibang klase ng, yung ano, yung charges, yung charge nya. Tama? So, lalabas dyan yung charge. Then, after that, may marireceive ka sa email mo na code. Last step nyan is may marireceive kang code. So itatype mo yun doon sa last step niya, then saka siya magpo-proceed, saka ka lang mag-aantay ng reference number. So yung reference number is isesend po yun sa number ng sender and beneficiary. So kung ako sa iyo, tip lang, ilagay mo sa sender number mo. Number mo bakit? Para sa iyo i-send yung reference number, then forward mo na lang or i-text mo na lang sa ano sa number ng nagpadala.
para at least may iwasan din natin, kasi minsan may mga client na na-receive na nila yung reference number, tapos sasabihin nila, hindi ko pa po na-receive yung reference number, tapos pag inulit mo, na-doble na siya. So, nadali ka na doon. Diba? So, may mga ganong tao. So, para may iwasan yun, sa number mo na ilagay. Number mo yung ilagay mo sa sender. Okay? So, ganun po siya kadali. Ayan. So, ganun po sa smart money. Saka ka lang mag-aantay na reference number kapag na-send mo na siya. So, ganun din po sa credit to bank. So, ang credit to bank ngayon, as pandemic, is temporary and available pa siya sa account natin. So, same din po siya. Sa process po niya, same lang. So, may sender, may beneficiary, then, kailangan mo ilagay yung mga information nila. So, ganun lang din. Lahat ng remittance, mayroong sender, may beneficiary. So, huwag kang maano. Ang iba kasi nahihirapan kasi ang dami daw hinihingi. Ganun po talaga kasi legal po yung business natin. Hindi po tayo budol-budol lang na kahit walang ID, okay lang. Kahit walang information, okay lang. Hindi po tayo tumatanggap ng mga ganun kasi nasa legal company tayo. Ganun din si Cebuana. Si Cebuana, under enhancement din siya sa system natin. Pero ganun lang din po yung process niya. Ganun lang din kadali. Basta sundin mo lang yung process, hindi ka mawawala. Okay? Then Gcash, si Gcash, hindi siya available pa sa system natin. Nag-enhance din siya. So halos lahat ng remittance ngayon, nag-enhance ngayong pandemic. Diba? So dapat maging patient tayo dyan. Kasi wala tayong magagawa. Pandemic yun. Diba? So lahat affected. Alam kong alam mo naman yan. So kahit nga mga normal employee affected. Siyempre yung mga business person, yung mga may-ari ng company, affected din sila. Diba? So ganun po siya. So, kaya nag-enhance sila lahat. Western Union, ganun din. Oh, may sender. Mag-registered ka. Halos same lang sila ng platform pero ng process pero iba't iba sila ng platform. Sorry. Diba? Same ng process pero iba't iba ng platform. Ayan. Ayan. So, ganun lang din po siya. Same din po sa payout. So, sa payout naman po, ito yung mag-receive ng pera. So, let's say smart money. So, ang kailangan lang sa payout, reference number. So, ilalagay mo lang yung reference number, then yung transaction password, then lalabas na yung amount na kung magkano yung pinadala nila. So, ganun po siya. Ganun lang kadali yung smart padala payout. Then, sa Cebuana payout naman, meron lang siyang difference. Kasi sa Cebuana payout, after mo ma-payout, successfully payout, hindi agad papasok sa e-cash account mo yung pera. Meron ka pang gagawin doon na POD. Diba? So, yung POD, ano lang yun? I-screenshot mo lang yung tawag dito. Screenshot mo lang yung receipt, tapos pipirmahan mo lang, then i-upload mo ulit dun sa POD. So, gagawa tayo ng video, another video para dyan sa POD, paano mag-payout ng POD. Pero, antayin muna natin yung pagbalik ng, ano, ng pag nag-okay na yung remittance natin, yung Cebuana. Kasi, as of now, temporary and available pa siya, so hindi natin talaga matatry. So, sorry, hindi ko may papakita sa inyo ngayon paano yung Cebuana. Kasi, under enhancement pa siya. Diba? So, ganun din. Pag transpass, pwede ka mag-receive transpass. Ganun din. Reference number lang din yung kailangan. Diba? Then, transaction password nyo. Ayan. I remit, ganun lang din. Reference number. Basta mag-pay out ng pera, reference number lang yung kailangan. Ganun lang siya kadali. So, as in, mas madali pa siya sa ABC. Diba? Reference number lang, tapos transaction password, nandun doon na yung pera, papasok sa account mo. Dapat, may cash on hand ka na hawak para ibibigay mo sa client mo. Again, dapat may cash on hand ka. Kasi bakit? Yung pera na pinadala nila, papasok sa pondo mo. So, dapat meron kang pera na ibibigay sa kliyente na magkukuha ng pera. Kasi baka mamaya, pupunta ka pa sa banko, mag-withdraw ka pa, eh, di natenga yung client. So, dapat may cash on hand ka bago ka mag-accept ng mga payout. Okay? So, yan. Ganyan po talaga pag remittance. Ganyan po na umiikot yung pera. Diba? So, dapat may cash on hand ka din, may pondo ka para sa mga nagpapadala din sa mag-payout. So, ayan. So, proceed na tayo sa ibang services. Let's say, ticketing. Ayan. Ito yung favorite ng karamihan. Marami nag-avail ng Unified dahil sa ticketing. Sa ticketing po, unang gagawin mo kung bagong member ka pa lang is magse-set ka po ng markup. Yan. Sa markup naman po is meron tayo sa taas, domestic, sa kabila, international. Sa domestic, paano ba mag-set ng markup? So, ayan, naka 300 sa akin. Click mo lang yung update. Then, lagay mo yung markup mo. So, gawin ko siyang 500. Then, yung transaction password ko, ayan. Then, submit. So, updated na siya. Naging 500 na siya. So, ibig sabihin, auto markup na siya. Kahit anong, kapag nag-search ako, kahit anong search ko, may lalabas na dyan. Sa lalabas na price, meron akong income. Diba? So, try natin mag-search.
Ayan, try natin mag-search. Sa pag-search naman, dalawa po yan. Merong domestic, merong international. Ayan, so huwag po tayo magkakamali. May mga member kasi dito na, ay, ano daw, invalid daw yung origin. Saan po ba papunta? Papunta po ng ano, galing po Dubai, papuntang Pilipinas. Tapos nag-search siya, dito sa domestic siya naghahanap ng booking. Domestic nga po yan eh, hindi po yan international. So iba po yung international. So nakabukod siya sa kabila. So titingnan niya sa taas kung saan siya nakaselect. So try natin, domestic. Ayan, domestic. So try natin, one way lang siya, one way. Click natin yung one way. Try natin na Manila. Ayan, pag kinilik mo yung M pa lang yung kinilik mo, lalabas yung Manila. Ayan, ganyan po, dapat yung system. Pag hindi po ganyan, ano nyo po, i-refresh nyo yung system. Okay? Ayan, click mo Manila. Ayan. Then, try natin, papunta sa, pauwi sa amin, taga Legazpi. Oh, Legazpi, up, Legazpi, Bicol po ako. Date. Sabihin natin, kasi pandemic ngayon, sabihin natin mga October na, kasi piyesta sa amin. Di ba? Piyesta. October, so October 9. Ayan. So, isang adult, nakalagay dyan, all airline, all class. Isang adult, isang child, isang infant ba? So, kung may child kang kasama, i-click mo lang yung child. So, ang child po is 2 to 12 years old, child pa po yan. Ang infant naman is 0 to 2. Tama? So, yan po yung mga edad nila. So, isang adult. So, try natin, click mo yung search. Kung senior citizen pala, click mo lang senior citizen. Kung may discounted din yan sa Unified Products and Services, di ba? So, ganun po siya. So, try natin i-search. Ayan. So, habang umiikot siya, naghahanap na siya ng flight. So, ang kagandahan po niyan, lahat ng flight na available that day, lalabas po yan. Kasi meron tayong 400 plus airlines. So, 7 flight lang yung na-found papuntang Legazpi. So, i-click natin yung okay. Ayan. So, Air Philippines, 26. Sa 26 na yan, may 500 na akong income dyan. Philippine Airline, 41. So, mas mahal yung Philippine Airline. Diba? So, makikita mo dito yung differences ng mga airlines. So, Cebu Pacific sa baba, makikita mo Cebu Pacific, Manila to Legazpi, 2-3. Sa 2-3 na yan, meron akong 500 na income dyan. Diba? So, hanap tayo. Cebu, 2-3 din. So, halos, Cebu Pacific and Cebu yung pinakamura that day. So, pwede mo yung ipasa lahat, screenshot mo, pasa mo lahat sa client mo. Tama? So, bakit? Kasi dyan sa price na yan, may income ka na dyan. No worry, wala, hindi na nila malalaman yan. Ito po palang nakita nyong Philippine Airline. Di ba nakita nyo tatlong tuldok po siya? Ano po yan? Multiple flights. Nakalagay naman multiple flights. May dadaanan, kaya tatlong tuldok. So, papunta siya ng Manila to Cebu. So, dadaan muna ng Cebu bago pupunta ng Legazpi. So, makaka-joyride ka, makakagala ka. Pero, syempre, oras lang din yan. Minuto nga lang din. So, hindi ka rin makakababa o gumala-gala. Pero, dadaan ng Cebu. Ganun po siya. So, ganun po pag may tatlong tuldok. So, ang ibang client, gusto nila yung direct flight lang, yung dalawahan lang na tuldok. So, ganun po siya. So, ganyan po mag-search ng flight. So, paano naman yan i-click? Let's say, Cebu Pacific yung napili, i-click mo lang Cebu Pacific. Ayaw, maklik. Ayan, so click. Then, makikita mo dyan, ayan, 900 lang talaga yung base pair. 938 lang yung base pair. Yan po yung mga sinasabi nilang base pair. Kaya pag lumabas po yung mga airlines ng piso pair, hindi po piso yung babayaran nila. May mga taxes pa po yan. Tingnan nyo, taxes and other fees. Yan. May mga terminal fees. Maraming fees. Kaya hindi lang basta piso yung babayaran nila. Umabot pa rin 1,000. Diba? Ganun po yun. So yan. Kapag ganyan, makikita mo dyan, markup mo 500. Pero hindi na din na makikita ng client yan. So select flight mo lang din. Then ganyan ilalabas. Then select flight ulit. Then, saka ka na mag-fill out. Yan. Lalagay mo lang dito. Kailangan mo lang ng title, pangalan nila, birthday, gender. Then, kung may baggage ba silang kailangan. Dahil, hey, yan po yung mga baggage dyan. So, yung baggage, additional pa yan dun sa ticket. Tama? Kung 2-3 yun, patapos kumuha sila ng 20 kilos baggage, i-add pa po yan dun sa madadagdagan pa yung babayaran nila ng 380 kung kukuha sila ng baggage, kung magkano yung kukunin nila. Then, mobile number, isasuggest ko, mobile number mo ilagay mo. Then, email mo ilagay mo. Kasi bakit? May mga client tayo na hindi naman sila active sa email nila. So, baka mamaya, nag-change yung flight, may binago sa oras. Ikaw yung i-update ng airline, then i-update mo lang din yung client mo. So, ganun po yung tips ha, sa mga bago. Then, sa dito sa delivery details, kahit sa'yo na lang yan. Basta sa client, ang kukunin mo lang sa client, birthday niya, gender niya. Then, yung
complete name niya. So, ingat lang po sa pagta-type. Dapat hindi magkamali sa pangalan. Tama? Kasi bakit? Check nila yan. Kailangan ng ID doon. Yan. So, yan. Pag may nabook ka ng ticket dyan, pupunta ka na dito sa booking transaction. Yan po makikita lahat ng booking mo. So, dito, wala ako dito booking masyado. Kasi ito yung account na hindi ko ginagamit. Diba? Yan yung mga booking ko dito. Yan. So, yan. Pag pula, kiklik mo na. Let's say, ito yung ticket mo. Pag yellow pala, processing pa lang. Pag green, na-process na yung ticket. Pag red, pag pink pala yan, hindi red. Yan. Pag pink, canceled. So, uulitin mo lang kapag kinancel. So, yan. Example, kukunin mo yung ticket niyan. Yan. Get ticket mo lang. Get ticket. Then, open mo lang yung link. Ayan. So, magda-download siya ng ticket ng itinerary. Ayan. Then, i-open mo lang siya. Nandun na siya sa download. Ayan. Na-download na siya. So, i-click mo lang yung download. Ayan. Ayan yung ticket. Yan yung sample ng ticket itinerary. So, yan. Kahit hindi mo na ipaprint. Kasi bakit paperless na ngayon sa airport, screenshot mo na lang yan, send mo sa client. Kung gusto niya ipaprint, pwede niya ipaprint. Pero kung gusto ng hard copy, pwede naman siyang iprint. Kasi printable naman siya. Ayan. So, basta yun po yung sample ng ticket available natin. So, ganun lang po siya kadali sa ticketing natin. Ayan. So, punta naman tayo sa insurance. Yan. Sa insurance po, meron tayong personal accident, meron din tayong compulsory third party liability, CTPL. Diba? Yung CTPL, ginagamit yan para sa mga may-ari ng sasakyan kasi pag naka-aksidente sila, nakabangga sila, yan yung nagiging piyansa. Yan po yung ano, yung compulsory third party liabilities. Hindi po yan yung ano, yung pag nawala yung sasakyan mo, ibabalik nila buo yung sasakyan mo kasi mura lang po yan, 300 lang yan, 600, ganun po siya. Personal accident, ito po yung madalas natin common na binibenta, Malayan saka FPG. Yan, Malayan tayo. Policy 1, ano po yung coverage niya? Accidental death, dismemberment, disablement. Yan po, 100,000 yung makukuha nila, burial assistant death. Yan. So yan po, 80 pesos lang po yan sa system natin, pero binibenta natin yan ng 300 pesos. So meron kang 220 pesos income per insurance na mabibenta mo. So ang kailangan mo lang dyan information is first name, middle name, last name, insured email, occupation, yan, beneficiary name, yan. Yung beneficiary dapat 18 years old pataas. Kasi bakit kailangan dapat ano, 18 years old pataas para kung magki-claim man, kailangan hanapan sila ng ID. So dapat may ID yung beneficiary mo. Yun po yung isang tip sa insurance na kapag may client kayo, dapat yung beneficiary nila may ID. Okay? Then dito, automatic kapag na-insured mo na sila, may lalabas po na certificate, nandun dun po sa report, hanapin mo lang report, insurance, di ba? Then, click, pwede mong i-download yung certificate, then i-print mo. Then, guys, pag mag-print kayo ng certificate, gawin nyo yung dalawang copy. Ipapirmahan nyo sa client yung dalawa, then ibibigay nyo sa client yung isa, sa kanya na yon, yun yung papakita niya kapag na-accident. Then, i-keep mo yung isa. Kasi bakit may mga tao na makakalimutin, nawala, naisuksok kung saan-saan. So, sabihin mo lang sa kanila, kapag nawala yung copy mo, meron akong copy. Just in case may emergency na nangyari, meron ako. Diba, ganun siya. So, sa FPG naman, mas madami siyang coverage. Try natin yung option 1, then yung annual. Accidental death dismemberment, yan. Meron siyang motorcycling, plus motorcycling. Kukuha ko nito kasi mahirap na, diba? So yan, accidental burial benefits, yan, fire crash assistant, yun yung nadagdag. So, nagtototal siya ng 170,000. Then, pero 75 pesos lang siya sa system natin. So, ganun po siya kaganda. So, malaki yung kikitain mo dito kung ipupush mo. Kung bago ka ipush mo, isasuggest ko ipush mo yung insurance. Kasi bakit mas malaki nga kitaan dito? Diba? Saka mas mura, mas kayang-kaya ng tao ibenta. Diba? Kayang-kaya mo niyan ibenta. Pag may magpapadala sa'yo ng pera, alokin mo ng insurance. Pag may magpapabook ng ticket, alokin mo ng insurance. Additional income na din yun. Kapag may magpapalot, tanongin mo, baka gusto nila magpa-insured. Diba? Why not? Diba? So, marami ka ditong strategy. So, dapat sipagan mo talaga. Kung bago ka, kailangan mo i-advertise nang i-advertise yan sa Facebook mo, sa page mo, gawa ka ng page. Tama? Para mas marami kang makuhang clients. Diba? Sa shipping, naman, meron tayong FastCat, meron tayong TransAsia, then Togo. Pag magpapabukan naman yan, so i-click mo lang din yan, then dediretso ka yan sa, pag pinursid mo yan, dediretso ka sa customer support natin, then doon kay hingi ng mga flights nila available. Hindi pala flights, so larga, kasi hindi naman fly, hindi naman lilipad. So basta yung larga nila, ng mga barko schedule, di ba? Sila po yung magbibigay sa atin yan,
Cesar. So, maliit lang yung kita natin dyan. Nasa 50 pesos lang yung kita natin dyan per person. So, pero at least, marami silang option. Pero plano ba sila? Barko ba sila? Nasa atin na po lahat. So, hindi naman tayo after the kitaan lang lagi. Pero ang kagandahan niya, nandiyan dyan na sa atin lahat. So, marami pang paparating sa Unified Products and Services na abangan natin. Ayan. The next naman is report. Ayan, sa report po, ang kagandahan sa Unified natin, kapag nag-avail ka nito, tapos pinagamit mo sa iba, pinagamit mo sa kapatid mo, pina-operate mo sa iba yung pwesto mo, nagkuha ka ng may pwesto, tapos iba yung nag-operate, meron kang cashier, ang kagandahan po niyan, hindi ka po mananakawan. Alam mo bakit? Hindi ka makukupitan kasi po, lahat ng report, nandiyan po siya, hindi siya mabubura, kahit ako, hindi ko siya kayang ibura. Wala siyang delete button. So ito po yung account ko na hindi ko naman ginagamit. Kaya kung mapapansin nyo, Unilevel, remit lang yan. Unilevel. So, ibig sabihin, kumikita lang ang account na to nang hindi ko nalalaman. Diba? So, pag may nagtatransact sa baba ko, kumikita na kumikita yan. Power of residual income. Yan Unilevel na yan. Yan po yung residual income. So, ganun po kaganda sa Unified Products and Services. Basta dapat matutunan mo Unified Products and Services. Dapat itry mo talaga yung alok, mag-share ng business na to, i-promote mo yung business na to kasi bakit? Ang residual income po is, yan po yung magbubuhay sa'yo in the future. Imagine mo, walang ginagawa yung account na to, hindi ko siya binubuksan, ngayon ko nga lang siya binuksan, kaya nga siya may confirmation pa sa email, pero kung makikita nyo, puro lang siya Unilevel remit, puro lang siya remit. Nagtatanggap lang siya ng nagtatanggap ng pera. Kahit ako natutulog, kahit ako anong ginagawa ko, nagtatanggap lang siya, tumataas lang yung e-cash fund niya. So, ganun po kaganda yung Unified Products and Services System. So, kung bago ka, explore mo ng explore, then yung tip ko nga, gawin mo yung mga services sa sarili mo lang muna, kuha ka ng insurance, kuha mo yung parents mo, kuha mo yung kapatid mo, kung sino mo yung gusto mo ikuha, kuha mo sarili mo, para matry mo lang. Bakit? Kasi pag natry mo na, madali na lang siyang i-alok. So, ganun po siya. Again po, yung system po is nandiyan lang. Nandiyan lang yung system, ang gagawin mo lang lagi is i-explore siya, gawin siya. Then, ang tanong, paano siya pupondohan? Pag magpupondo ka po dito is, i-deposit mo lang sa bank account ng company natin, yung pera na ilalagay mo sa account mo, then pipicturean mo lang yung deposit slip. Then kapag napicturean mo na yung deposit slip, i-screenshot mo din. Kasi bakit? Para bumaba yung resolution ng CAP, yung ano, ng image. Tama? So, kapag na-screenshot mo na, punta ka lang dito sa upper right side ng system natin, yung tatlong tuldok. Yan, so makikita mo dyan, tatlong tuldok, fund request. So, may makikita kang fund request, i-click mo lang yan. Then, choose. Click mo yung choose, dinahanap ka dito na, dito mo na i-attach yung picture ng deposit slip. Yan, kunyari ito. Yan, try lang ha, try. Ayan, so i-upload mo. Diba? Pag in-upload mo yung deposit slip, lalabas yun yung mga kailangan information. Tama? So, dito, dapat, ilalagay mo dito yung mga information na tama. Tama? So, may mga procedure naman dyan kapag nagkamali ka. Pero dapat, mas maganda, may tama na kaagad para wala na magiging problem. So, ganun po siya. Ayan. So, successfully uploaded. Ayan. So, kailangan mo ng reference number. Yung reference number, may mga example naman dyan. So, magbasahin mo lang yung mga example. Kung medyo nalilito ka, i-chat mo yung upline mo kung asan ba dyan yung reference number, di ba? Nandiyan naman yan. Pero may example na siya. Pag sa video, ako video yung ginagamit ko lagi, nagsisimula siya sa 2NN. May makikita ka doon. So, may mga time, yung tatak ng ano, yung tinatak ng banko, nandun po yung reference number. Di ba? So, 2NN, something ganon, may mga ganyan. Yun po yung reference number. Then, mobile number mo, then choose fund, syempre e-cash. Nailagay mo, wag load fund ha, e-cash. Pero dyan, wala nang load fund. Inalis na nila para hindi nagkakamali yung tao. E-cash na lang. Then, choose type. Online banking ka ba? Bank deposit ka ba? Or smart money? So, yan po yung pinagpipilian lang dito. Then, institution. Ano ba ginamit mo? So, dito, tatlong banko lang yung ginagamit natin. BDO, UCPB, and Security Bank. Huwag po tayo magkakamali dyan. Tatlo lang yung banko na ginagamit natin. Again, tatlo lang. BDO, UCPB, and Security Bank. Branch name. So, lagay mo sa branch name is Araneta. Cubao Araneta. Kasi bakit? Yun yung branch name ng bank account natin. Then, amount, yung dineposit mo kung magkano siya. Then, yung date and time, yung transaction password mo. Then, kapag nasubmit mo na yan, aantayin mo na lang na mapasok yan sa fund mo. So, again,
Monday to Friday lang po yung funding natin. Banking hours hanggang alas 3 lang ng hapon. 3 p.m. lang. So kapag nag-fund ka ng before after 3 p.m., so kinabukasan na po yun papasok sa account mo. So kung gusto may follow up, mag-CSR ka. So same lang din sa ginawa kong video kung paano mag-contact ng CSR. So i-open mo lang yun kung hindi ka pa marunong. So ganun lang po siya. So ganun lang din po para magkapondo ka din kapag may fund ka na, magagamit mo na lahat ng services ni Unified. So again, yung fund natin, centralized. So isang funding lang sa lahat na siya ng services magagamit. So ganun po siya kaganda. So again, yun lang po ang ating video ngayon. So happy earnings po Unified Products and Services. So ayan, so yan lang po yung video natin guys. So sana po meron kayong napulot na konting natutunan sa Unified application natin kung paano siya i-operate. And then sana nakatulong din po ako sa inyo. Then, para po sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pa-subscribe na lang po, then pa-hit the bell button para po ma-update kayo sa mga next videos na ilalabas natin. So, yun lang po. Again po, Florante Conda, Certified Unified Dealer. Thank you, thank you, thank you, and good morning po.